Hi everyone, welcome back to my channel, to my YouTube channel again. So today guys, I'm going to make a kamutikyu. Ayan. So pumunta kami ng Albert Heijn with my husband earlier, tapos may nakita akong ano, magandang kamote. So perfect siya for merienda later, o diba? Nasa bahay lang kami guys, so far hindi kami umalis kasi bukas po ng madaling araw, aalis po kami. Sa another province of Netherlands. So, somewhere sa south. Ganyan. So, medyo maaga po kaming gumising. Dapat gigising kasi nga medyo 2 hours po yung biyahe by car. So, pupunta kami sa cave. Iwan ko kung anong lugar yun. Basta sa Maastricht siya, guys. So, ngayon, guys, gagawa ako ng kamotikyu. Namiss ko siya so far. Ayan, om. Na-try ko na to last time. Pero, matagal na. So, since may nakita akong maganda, magandang kamote, so bumili nga ako. So papatikim ko mamaya sa asawa ko while naglalaro siya ng Call of Duty, so at least may merienda siya. Knock supportive wife, charot. So how are you guys? Kumusta nga pala kayo? Alam nyo ba na ano tawag dito? Meron dapat akong vlogs na i-upload. Yung pangalawang prank ko sa asawa ko. So it's epic fail na nga yung prank ko, epic fail pa yung video kasi nga I'm trying to cover the phone para hindi niya mahalata. So naglagay ako ng something na matatakpan yung aking camera. Pero hindi ko naman alam na fully yung phone lang pala ang gusto kong takpan kasi lang pati pala yung camera natatakpan. So hindi masyadong kita yung video, hindi siya full, naka-half lang. Nakita naman ako, kita naman kami pero hindi kita yung habong scene. So I'm so disappointed kasi nga maganda sana yung reaction, yung parang deadma lang yung peg, deadma lang niya ako. Pero yun nga, hindi ko siya ma-upload guys kasi parang hindi nga siya maganda. Malinaw naman siya pero half nga lang yung kuha. So anyway guys, epic fail nga yun. So maybe kung meron kayong idea kung paano ko na naman ipaprank yung asawa ko. Yung hindi naman niya mahalata guys. Ang ano kasi niya guys, sobra siyang may radar kasi siya eh. Napapansin niya agad, napapansin niya yung prank ko. So siguro I have to think another one na hindi niya talaga mapapansin. Hindi ko alam kung paano. So, I need your suggestion, guys. O, diba? Right now, guys, nagbabalat pa ako ng kamote. Kumain kami ng, no, hindi pala kami ng breakfast. Yung parang light lang. Nag-uminom lang ako ng milk. Tapos, kasi late na nga kaming nagising, guys. Because, late na rin natulog. Dahil nga, walang pasok yung isa. Pareho kami nakabakasyon. So, we don't need to, ano, to sleep early. So, late kaming nagising. So, eventually, wala kaming breakfast. Nag-coffee lang. Tapos, nag-lunch na naman din kami. Tinapay yung isa. So ngayon, ito yung merienda namin. So, samahan nyo ako guys while cooking my kamotikyu. Ay, tsaka may brown sugar siya from Sapo. Ngayon, hihiwain ko na siya.
Matamis kasi siya, guys. That's why I love this kind of kamote dito. Kasi dito kasi sa Netherlands, wala silang masyadong ano kamote. Hindi ko alam baka export to kasi mahal eh. Mahal siya. So, ayun. Tapos ang partner nito, guys, ano, Coca-Cola. Charot. I'm trying not to drink ng mga soda na. Paso pag ito kasi yung kinakain ko, I want a cola. Gusto ko talagang uminom ng Coca-Cola nito kasi alam mo yun, hindi ko alam. Sobrang sarap lang sa ano, parang ano lang, parang feeling ko nasa Pinas lang ako. So yun, guys, papainitin lang natin siya. Ano pang kailangan kung pang ano nito? So ilipat natin yung camera, guys, yung kita. So ayun, guys, nagpapainit na tayo ng cook oil. So since mainit na siya, lalagay na natin yung ating ano. Tapos hinaan lang natin yung apoy para hindi masyadong masunog yung ating ano. Yung iba, guys, ang ginawa nila is dapat madami yung mantika para talagang lumulutang na ba yung kamote. Kaso lang ako, ayoko ng madami kasi lalagyan ko siya mamaya ng sugar. So gusto ko tamang-tama lang yung cooking oil na ilalagay ko. Pakainis yung salamin ko, no? Nag-ano siya? Tawag dun? Meron siyang... Ayan, oh, may... may reflection. Kaloka lang. So, ayun, nakakamiss yung kamote, diba, guys? Diba kasi sa probinsya, lagi namin yung kinakain. Minsan, wala kaming bigas. Pag wala kaming bigas, kamote lang kinakain namin, guys. Nilagang kamote, or di kaya naman yung ginataang kamote na may sugar. Kasi yung... Magpapalip na ako ng salamin. Naiinis ako. Palit akong salamin, guys. Kasi ayoko yung may reflection. Distracted ako while talking. Ayan, is better di masyado. So, sa probinsya kasi, guys, dun sa amin, sa Zamboanga, Cebu, guys, marami kasi kaming mga tanim. Especially yung nanay at tatay ko, mahilig silang magtanim talaga. Like, kamote, yung kamote ni kahoy, ganyan. So, eventually, guys, yung kamote, hindi namin ito binibili. Meron kaming sariling tanim nito. Tsaka, dumating pa nga sa point nung high school ako na wala talaga kaming makain, guys. Wala kaming bigas. Tapos, yung tatay ko, nag-ano lang siya, nanghuli siya ng isda. Kasi fisherman din yung tatay ko. Hindi siya maipagmamayabang, pero yung tatay ko, sobrang dami ang alam na trabaho. Pwede siya sa farm. Pag farming season, magpa-farm siya. Kung alam mo yung tag-ulan na hindi maganda sa farming, nagka-carpenter siya, guys. Tapos, naggumagawa siya ng mga itak. Naalala ko yung dati, maraming magpapagawa sa tatay ko ng itak. Tapos, ako yung taga... Hindi ko alam kung anong tawag yun, eh. Yung parang maiikot-ikotin ka para lang iinit yung apoy. Tapos, doon ilalagay niya ni Papa yung metal na gagawing itak. So, ako yung taga-ikot ng makina para malakas yung apoy. Tapos, pag ngayon ko maalala ko yun, sabi ko, grabe talaga yung sacrifice ng tatay namin. Tapos, inuutang pa yun, guys. Yung may papagawa sa kanya, sabihin, wala pa kasi lang pangbayad, tapos inuutang pa. Tapos, minsan, hindi pa binabayaran. Tapos, ako yung uutusan ni Papa para, ay, sigilin mo yun si ano, kasi ganyan, hindi pa niya nabayaran. Tapos, hindi sila magsabi, ay, pasensya na, pakisabi sa tatay mo na wala pa kami pera ngayon. So, parang ayoko namang singilin na wala talaga silang pera, diba? Nakakahiya. So, yung iba, ang ending nun, bigay na lang. Pero, so far naman, guys, kahit naman madami kami magkapatid, 9 kami magkapatid, guys, willing naman si Mama at Papa pag-aralin kami lahat. Lahat naman ginagawa nila para sa amin. Pag gusto lang namin mag-aral, yung porsige, diba? Kaso lang, guys, the rest of my siblings, iwan ko, siguro, hindi lang sila ganun kalakas, hindi lang sila ganun ka-patient. Kasi, di ba nga, pag tuition, time ng tuition, minsan nangungutang pa yung tatay ko, or minsan nag-aas pa ng promissory notes sa school para lang pag-aralin, para lang makatake kami ng exam. Pero yung mga kapatid ko, yung mga eldest brothers and sisters ko, parang hindi nila kaya yung ganong arrangement sa study, na maghintihinto na lang sila, kasi nga, sobrang hirap ng buhay, at ang dami namin. So, nung time ko na, guys, ayoko maghuminto, kasi parang challenge yun para sa akin. Tapos yung tatay nagbo-boarding house pa ako. Pero sa akin naman, tinutulungan ako ng mga tita ko ng pag-aaral, yung sa tuition fee, tapos yung pagkain, yung allowances, sina mama at papa. Pero alam mo yun na kahit na pinag-aaral ka ng mga tita, tito mo, pero pinagtrabaho ka naman nila, guys, na sobrang-sobrang, akala mo alila ka nila. So, pero wala akong pinagsisihan sa ginawa ko. Bakit? Kasi nakapagtapos ako eh.
medyo struggle lang siya, pero siguro that's part of life. Now, I came to realize na life is not easy. You need to sacrifice, you need to work for hard, you need to work hard for it bago mo siya ma-achieve. And that's the reality of life. So, petiks-petiks lang tayo, hindi natin pinaghirapan yung isang bagay na yun, hindi tayo magiging successful. Kasi, ay, okay lang, ganyan. Yung parang hindi tayo ganado. Pero no time po talaga, guys, there were a point that sinasabihan na ako ng mga tita ko na, ay, baka mabuntis lang daw ako. Hindi daw ako makapag-graduate ng college. Kasi naman, guys, nung college ako, ang dami talagang nabubuntis. Yung magde-date-date lang sa mga waiting shed. Tapos, ang dami talaga, guys. Sobrang bata pa, mga 16, 17. But I can't blame them. I can't blame them. So, later on, I came to realize that those reminders ng mga tita ko sa akin, yun yung parang ano ko, yun yung parang motivation ko. It's a challenge for myself to continue to strive hard, to study hard, to work hard, and to prove myself that they are wrong. So, yun yung ginawa ko, guys. Hindi talaga ako, minsan umiyak ako, kasi parang ang sakit, diba, yung hindi maintindihan, oh, bakit ganun yung iniisip nila sa akin. Parang they don't trust me. Ano bang tingin nila sa akin, marupok, ganyan. Which is, wala naman akong boyfriend nun, guys. Pero ang dami talagang nabubuntis nun, guys, as in. So, out of sa batch namin sa education, siguro mga 150 kami sa education nung pag-enroll ng first semester. Pero alam mo kung ilan lang ang nagtapos, guys? Less than 100 lang. Ganyan. So, mga 60 lang ganyan. So, the rest of them, nag-asawa na. The rest naman, nabuntis yung mga ganon. So, diba, kamote lang yung niluluto, guys? Ang dami ko nang sinasabi. So, hindi naman sa pinag-ano, sinishare ko lang kasi baka isipin kasi ng mga tao na it's good to know about my experience. It's good to share also my experience in the past na hindi naging madali ang buhay ko, guys. And to the point that naging failure pa ako sa pagkuha ko ng board exam as a teacher. So yun yung pinaka ano, pinaka disappointment, tama ba? Pinaka disappointed part ng buhay ko because my parents invested a lot to my study. They trusted me so much. You can pass this exam and then later on you will be helping us and then you will be able to help us out of poverty or something like that. And then I failed them. So guys, yung time na nag-failed ako in the first attempt, I keep on blaming myself kasi in-enroll pa nila ako sa review center eh. I don't know why, I don't know how it happened, but it's a God plan, I think. Maybe God think that, Christy, your life is not in the Philippines. You have a lots of opportunity waiting for you outside in the Philippines. So that's the reason why nag-away ako. Eventually, doon ako nag-work ng sobrang tagal, guys. So yes, it doesn't mean na hindi mo na-achieve yung goals mo in life. Failure ka na. Because sometimes, God is just really perfect maker, decision maker for us. Sometimes, not sometimes, but eventually always, He decided what's best for us. So, during that time, hindi mo pa maintindihan eh. You don't understand what exactly going on because you did a lot of effort in it. You did everything as much as you could, but then you still such a failure one. But then, later on, I realized, okay, that's how God's work for me. So, nakapag-Dubai na ako, doon ako nag-work ng matagal, and eventually, nakatulong ako sa mga kapatid ko, sa parents ko. Hindi ko man sila napayaman, guys, pero nabigyan ko sila ng magaang buhay pa kahit papano. Yung pakunti-kunti ba, guys? Kasi imagine, ako lang naman mag-isa yung ano, ako lang naman mag-isa yung nakapagtapos ng una. So, guys, lalagyan na natin ng sugar yung ating kamote kasi luto na siya. Ayan. So, gusto ko lang i-share sa iba that life is not easy. Life is very difficult to deal with. Pag hindi mo alam kung paano mo i-deal yung buhay natin, guys, sobrang hirap. Sobrang hirap. But then, we just need to enjoy life kahit papano. We just need to accept the fact that yun yung reason kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ibabaw is to fight life. Hindi madali, pero Kailangan para sa mahal natin sa buhay, para sa ating mga pangarap, and of course, para sa ating future. Right now, guys, hindi ko naman masabi na I'm fully successful, hindi. Balance life lang, guys, because we are not actually aiming to be rich. Kasi syempre,
parang hindi ko alam, I'm a certain person na hindi ko kaya, hindi ako naghangad ng yumaman. I always wanted that I could help more for my family. Yung pag may kailangan sila, at least may maitulong man lang ako. So hindi ko sila lahat matulungan agad-agad at once, kasi imagine 9 kaming lahat. So lahat yung hihingi sa akin, tas ako lang nandito. Pakunti-kunti, but they understand naman, most important for me is my parents. Sila yung parang I took these responsibilities kasi matanda na sila, and then I know it's shame na wala namang pension sa atin, so pag tumanda sila wala talaga silang makukuha kahit peso sa government natin, di ba, kasi wala namang pinag-aralan yung parents ko. So eventually I'm so blessed kasi yung asawa ko very supportive siya, and then kahit anong mangyari, hindi kami susuko para tulungan yung mga magulang ko, kasi naintindihan niya yung sitwasyon. Pero I keep on praying na sana hindi siya magbago. I keep on praying na kung ano man yung binitawan niyang salita before or now, sana maging ganun pa rin in the future hanggang sa talagang tumanda na yung mga magulang ko. Because for me, that's the reason why I'm working. Yun yung dahilan kung bakit nagpo-proceed ako magtrabaho, kasi I just wanted to contribute something for my family from my own hard work. So, yun lang siya, guys. And naku, papakita ko pala yung aking banana cue. Hindi ko siya kailangang haluin kasi baka malamog yung kamote. Paluto na siya, but I just need to spread the sugar even more. So, ayan guys, at least I, you know, a little bit more about my life, about my history, about my past. Na sobrang simple lang, guys. Wala akong may pagmamayabang, wala akong may pagmamalaki, but I'm very proud of it. Ayan! So, ayan na guys, our kamote queue is ready for serve. Ayan. Pero medyo mainit pa siya, guys. So, palamigin muna natin ng konti. Kasi parang ano to, medyo masakit siya sa ngipin. Hindi siya sumanganda sa ngipin pagka masyadong mainit yung kinakain natin. So, hindi siya ganun ka-perfect. Charot. Hindi siya ganun ka-perfect kagaya ng mga niluluto ng nanay ko dati sa amin. Hindi siya ganun ka-perfect kasi parang iba yung kamote. Iba yung ang bilis niyang malamog, guys. Yung very soft. Sobrang soft niya. So, for now, pagtsagaan ko na lang muna to. At least, di ba, may kamote. Magpasalamat na lang tayo, guys, na meron tayong kamote, di ba? So, kakain dito si Javi. Kakain siya nito eh. Nag-try na siya nito last time. No, sa Philippines pala, nung nasa Cebu kami. We visited our friend, my old friend in Dubai, sa Cebu. Tapos ito yung hinanda sa amin for merienda. So far naman nagustuhan niya, guys. Hindi niya kasi alam na pwede palang gawin na kamote ko yung kamote. So, ayun. Kukuha tayo ng door. At atin ang husgahan ang aking kamote ko. Titikman nga natin, pero i-blow mo na kasi mainit. Iba yung sugar, guys, na ginamit ko. Masyadong dry yung sugar. So, maybe that's the reason why hindi talaga siya fully nag-stick together. Kasi iba yung sugar na ginamit ko eh. Di ba may specific na sugar yung ginagamit ng mga sa atin sa Pilipinas? Mas sarap to, guys. Mainit lang. Mainit lang siya, guys. Pero masarap. Masarap siya. Tsaka may peron tayong cola, ganyan. Hindi masyadong madaming cola. Ayoko masyadong madami. Pero lagyan ko yan siya ng ice cube later. Kikip lang, di ba? Ayun, masakit ka sa ngipin. Ang init. So, yun lang, guys. Yun lang po muna yung aking may share today. So, to those who haven't subscribed me yet, please don't forget to click the subscribe button and also the notification bell for you able to be updated on my next video. Thank you so much, guys. And, by the way, on my next vlogs, I'm going to shout out sa mga friends natin na laging nanonood ng aking video, yung mga legit talaga na hindi ko lang mga subscriber kundi talagang mga followers na nagsumusubaybay sa video ko. So ililista ko yung mga name niyo later on, guys, para wala ka talaga akong makalimutan sa mga i-shout out ko. Pero wag muna sa video na to kasi hindi ko kayo nalista lahat, baka may makaligtaan pa ako. So next time na lang po muna, guys. Thank you so much for watching my video and please stay connected. Bye.